Yon mga kaitlog, isang magandang hapon po sa atin lahat. So bagong gupit tayo ngayon mga kaitlog. So samahan niyo ako mga kaitlog, papunta ko ngayon sa backyard ko. Dito sa tinatrabaho ko mga kaitlog, kasi may papakita ko sa inyo. Gumawa kasi ako mga kaitlog ng breeding pin. Inaabot ng halos 3 araw sa paggagawa ko dito. So ready na yan mga kaitlog sa breeding natin sa November. Yan mga kaitlog, so andito na tayo ngayon sa muting backyard natin dito sa tinatrabahoan ko. So yung nakikita nyo mga kaitlog na kulungan dito sa likod ko, yan po yung ginawa ko ng breeding pin. Yan, halos 3 araw ko ginawa yan mga kaitlog. Gusto ko lang ipalam sa inyo yung sukat sa breeding pin na ginawa ko. Tapos yung ginamit ko mga kaitlog, pero nakikita nyo naman mga kaitlog, iskwayan yan. Yun muna mga kaitlog, gusto ko muna magpasalamat sa lahat po ng sumali sa pre-raffle natin ng September 30 at sa mga nanalo kay Basi from Katbalugan, Samar. Yan, congrats sa'yo, siya po nanalo doon sa manok. Tapos doon sa mga nanalo doon sa GCash, maraming salamat din po kala Lopez, yan, Rolando Lopez, tapos yung iba hindi ko matandaan. At sa mga lahat ng mga sumali doon sa pre-raffle natin, maraming salamat mga kaitlog. Sa mga hindi na pinalad na manalo, abangan nyo po, ito na po yung paghahanda ko, kaya gumawa ko ng breeding pin. Ito na po yung paghahanda ko, this coming November, magbibreed po tayo ng manok, tatlong inahin, yung ibibreed natin, yung Black Knight Calpara natin, tapos yung Black Knight Peruvian, tapos yung pumpkin sweater, tapos yung tandang na gagamitin natin mga kaitlog, yung Black Knight Peruvian natin, na si Negro Junior to, tapos yung White Knight Peruvian. Samahan niyo ako mga kaitlog, gusto ko ipalam sa inyo to, kung ano yung sukat, tapos yung baka magustuhan nyo. Yan, samahan niyo ako mga kaitlog, salamat. Yan mga kaitlog, ito na yung breeding pin na ginawa ko ng halos 3 araw. So hindi naman tayo nagmadali mga kaitlog, kasi medyo mahirap din gawin to kung mag-isa ka lang, kaya inaabot tayo ng 3 araw dito mga kaitlog. So dito muna tayo mga kaitlog sa labas. Yan, unahin ko muna mga kaitlog yung sukat nito. Yung task nito mga kaitlog, simula dito sa lupa hanggang dito sa taas. Yan, 6 feet mga kaitlog, 6 feet. Tapos doon sa likod, ang ginawa ko doon is 5.5 feet para yung bubong niya slanting. Yan, slanting siya para pag umulan, yung tubig babaksak doon sa likod. Yan, 6 feet yung taas. Tapos doon sa likod, 5.5 feet para nakakuan siya, naka-slanting. Tapos mga kaitlog, dito naman sa lapad, yung lapad naman ito ng kulungan na to, yung breeding pin natin, is 4 feet. Yan, 4 feet ang lapad dito mga kaitlog, dito sa harapan. So dito naman, yung sa side, ganun din, 4 feet. So ulitin lang natin mga kaitlog, yung task dito, yung sa harapan, 6 feet. Doon sa likod ang ginawa ko doon mga kaitlog is 5.5 feet para yung bubong slanting. Yan. So dito naman tayo mga kaitlog sa pintuan. So may bisagra dito mga kaitlog. Bali ang ginawa ko ditong bisagra mga kaitlog, 3 lang. Yan, 3 bisagra. Yan. Tapos mas mainam mga kaitlog kung gagawa kayo ng ganitong kulungan, mas maganda na naka-screw type yung ilalagay nyo sa bisagra para hindi talaga matanggal. Yan o, puro naka-screw yan. Kasi itong kahoy na to medyo matigas. Kaya kung mapapansin nyo mga kaitlog, yung isang bisagra, walang screw kasi minsan napuputol. Matigas tong kahoy na to. Yan. So 3 bisagra mga kaitlog. Tapos yung ginawa ko dito is yung naka-screw. Yan. Tapos kung mapapansin nyo mga kaitlog, bakit may guma to? Yan, may guma. Ang purpose nito mga kaitlog is para pag binuksan natin yung pinto. Yan. Pag binuksan natin pinto, kusa siya babalik. Yan. Okay ba mga kaitlog? Yan o. Yan, para sigurado mga kaitlog, kung halimbawa na magpakain ako, sigurado na babalik talaga tong pinto na to. Yan. Dito naman tayo mga kaitlog sa lock. Di ko alam mga kaitlog ang tawag dito. Yan.
yung nilalagay sa pintuan ng bahay natin. So ang binili ko lang mga kitlog, maliit lang. Tapos nilagyan ko rin ng screw yan. Tapos dito sa kabila, screw din. Yan, nakalaki yan. Tapos meron pa ako dito para pangsigurado na malak talaga siya. Yan, hindi mabuksan. Pero kung walang pa ako yung mga kitlog, hindi naman basa-basa mabubuksan yan, oh. Pero mas maganda pa rin mga kitlog na may pako. Nakabaluktot. Yan. Nakatali rin yan mga kitlog para hindi mawala tong pako na to. So dito tayo sa pinto mga kitlog. Hindi ko masyado nasukat tong pintuan na to. Sa tingin ko mga kitlog, nasa kwento. Nasa 2.5 feet. Yan. Square. 2.5 feet. Siguro dito din, ganun din. Siguro dito medyo maliit dito sa baba. Ito sa baba ng pintuan. Pero yung taas ng pintuan na to, sa tingin ko mga kitlog, hindi ko nasukat talaga to. Nasa 2.5 feet to. Tapos yung ginamit natin dito mga kitlog is kawayan. Yan. Mamaya ko na sasabihin sa inyo mga kitlog yung ginastos ko dito kung magkano. Yan. Tapos mga kitlog, dito naman tayo sa loob. Yan. Yan mga kitlog, walang sahig yan. Kasi gusto ko talaga na mag-alaga ng manok na lupa talaga yung naapakan nila. Yan, at least maka-exercise sila dito kasi lupa yung apakan nila. Yan. Tapos dito mga kaitlog, naglagay ako ng dapuan. Yan o, may dapuan yan. Tapos kung mapapansin nyo mga kaitlog, may breeze doon. Kasi nalagyan ko ng itlogan yan. Yan dyan banda. Gagawan ko pa ng box yan. Paghahanda na natin itong mga kitlog para dun sa gagawin natin na breeding this coming November. Tapos dito mga kitlog sa taas, yan yung mga pira-pirasong kwan, ano bang tawag nito mga kitlog, insulator ba to, yung kulay silver na yan. Nilagyan ko yan mga kitlog para medyo hindi sila mainit dito sa loob, lalo pa na magbe-breed tayo dito sa breeding pin natin. Tapos kung mapapansin nyo mga kaitlog, yung sa gitna ng likod na yan, may plywood kasi kinapos tayo sa kawayan. Yan. So ang breeze nito mga kaitlog ng kulungan na to, una, isa, sa baba, pangalawa, pangatlo, tapos yung pang-apat mga kaitlog, ando na sa taas. Yan. Tapos sa taas mga kaitlog, yung breeze din natin para doon sa bubong kawayan din. Yan, nag-breeze din tayo dito sa gitna ng kukulamber. Yan. Tapos ang bubong natin mga kitlog, trapal. Yan, ito trapal. So pinakuha ko lang yan dito sa gilid para hindi sila kumalas pag malakas ang hangin. Yan, may mga pako yan na may kawayan. Ano? Yan. Ang mahirap lang gawin dito mga kitlog yung pinto. Kasi kailangan talaga na sukat na sukat talaga yung butas ng pinto sa gagawin natin pinto dito para hindi walang sumabit, oh. Yan. Walang sabit mga kitlog. So yun lang mga kitlog, yung gastos ko dito mga kitlog, yung kawayan binili ko to. Pero ito yung mga dos por dos na kukulamber na kahoy na pundasyon dito sa breeding pin natin. Itong mga kahoy na to, libre ito mga kitlog kasi ito yung pinagamitan ko nung paggawa ko ng bahay do sa amin, sa bahay. So kung sa tingin ko mga kitlog, kung halimbawa na bibilhin ko pa itong kukulamber na to, siguro kulang 600 din to. Yan, kasi medyo maraming kahoy din yan. Tapos dito sa kawayan mga kitlog, ang gastos ko dito bali 900. Kasi yung tali dito, yung 50 pieces na kawayan na nakatali, ganito na. Yan, ano ba tawag dito? Yan, ipapako muna lang. 450. Yan, 50 piraso. 450 ang tali. So bali ang ginawa ko mga kitlog, bumili ako ng 2 pirasong tali ng kawayan na 50 pieces. Hindi pa rin nagkasya mga kitlog kasi kinapos tayo doon sa likod, oh. Yan, oh, kinapos tayo doon. Yan. So ulitin ko lang mga kitlog ang sugat dito.
6 feet dito sa harapan, yung poste. Doon sa likod, 5 feet and a half. Tapos yung lapad dito mga kitlog, yung square nito, bali 4 feet lang. Yan. Tapos ang ginawa ko pala dito mga kitlog, nag-overlap. Yan, para hindi naman direct dito talagang pag umulan, hindi basta-basta mabasa dito sa harapan. Ganon din dito sa gilid. Yan, nag-overlap tayo dyan. Ganon din sa likod. Yan mga kitlog, oh, nag-overlap tayo. Yan mga kitlog, hanggang dito na lang po yung video ko. Salamat po sa pagsama sa pinakita ko na breeding pin. Sana nasundan niyo yung sukat. At kung gusto niyo gayahin mga kitlog, yan, maganda naman pagkagawa ko na to. Yan, kung bago na kayo dito mga kitlog sa YouTube channel ko, kung okay na po, paki-like, paki-comment, paki-subscribe. Pakidamay na rin mga kitlog notification bell para manotipay po kayo sa mga gagawin kong video. At manotipay po kayo mga kitlog, pag nakaparami ulit ako ng manok, magbibigay ulit ako sa inyo. Salamat mga kitlog, ingat po tayo lagi. God bless po sa atin lahat. Salamat po.